Kanina kasama natin ang NUJT para malaman nga po ang sentimiento, ang pahayag ng mga broadcaster, ng mga journalist nga po dito sa Pilipinas. Alamin naman po natin ngayon, ano nga ba yung latest? Baka meron na pong update mula sa NCRPO, ang spokesperson po ating mga kasama. Kaugnay po sa sinasagawang investigasyon dito sa nangyari kay Lapid. Kasama po natin si Police Lieutenant Colonel Dexter Versola. Magandang hapon po, sir, and welcome po sa Pasada sa Teleradyo. Yes, hello Ma'am Rica and Sir Peter at sa ating mga listeners sa hapong ito. Salamat po sa inyong panahon, Colonel Versola. So far ang alam po namin nangyari yung pamamaslang ng mga bandang alas 8:30 sa may Las Piñas, may na-recover daw na dalawang shell at mukhang meron ding nakuhang CCTV footage. Paki-confirm nga po sir kung ano na ang mga latest developments sa case po ni Kapper si Lapid. Yes sir, latest update po sir ay nagkaroon nga po ng SITJ case conference dito sa Southern Police District. At ang napag-usapan po dito sir ay yung mga bagong information na pwedeng mag-lead dito sa kaso ni Percy Lapid. As of sa usapan sir ay nagkaroon nga po ng magkakaroon po ng request for the enhancement of video footage kasi meron pong video na nakaharap sa harap yung dashcam front and yung likod. At tama po sir, sabi niyo may na-recover nga po ng dalawang cartridge na bullet doon at yun po ay gagamitin na pang cross match through sa ating forensic unit. At magkakaroon din po sir ng coordination na magkakaroon po sila ng liaison sa asawa at yung naka-witness po doon sa insidente na nangyari kagabi ng bandang alas 8:00 ng gabi. Oh yun, so 8:10. Tama po ba, Colonel, na nag-iisa lang si Kapper si Lapid? Ano? Wala siyang kasama sa kotse? Yes, sir. Nung kaninang pinanood namin, sir, yung video footage, ay mag-isa po ni Sir Percy doon sa kanyang sasakyan at may dalawang tama po ng baril sa kanyang katawan na nakita ko mismo doon sa... What about the vehicle po? Yung bumangga daw sa likod bago bumaba yung mga... hitmen. As to the one, sir, is ay riding on tandem po yung suspects na riding on tandem. Wala pong plate number at mukhang napagplanuhan po yung insidente na yun. Sir, confirm lang po. Dalawa po yung nakasakay sa motorsiklo. Yes, ma'am. Tama po. Okay, dalawa po. Yes, ma'am. Opo, yun. Opo, dun po sa nakasunod na Fortuner yung bumangga sa likod. Wala rin pong nakitang plaka. Come again, ma'am. Come again. Doon po sa bumangga sa likod ng kanyang sasakyan, di ba po hinarang yung likod niya, wala rin pong nakitang plaka from that, doon po sa sasakyan na yon. Actually, ma'am, nung nabaril po si Sir Percy, ay yung sasakyan niya ay bumangga po siya sa harap ng, may sasakyan po sa harap niya na nabangga niya. Nabangga niya po yung sasakyan sa harap niya after the shooting incident. Opo. Pero yung mga reports po, di ba, meron pong riding in tandem, meron din pong humarang sa likuran niya na sasakyan. Ito pong sasakyan na nasa likod, wala pong plaka na nakita? Wala po, ma'am. Actually, ang nasa likod ay nung titignan mo ay wala na pong sasakyan, ma'am, ang nasa video footage. Ang nakita po is yung motorsiklo na nag-overtake na po at doon po narinig yung dalawang putok. Iba ba? Wala, ano itong accomplice na white Toyota Fortuner, sir, na binangga ang kanyang likuran? Yun pa po ang kwan, ma'am. Hindi po na-discuss dito kasi unang meeting pa lang ito. But we will give you as to the specific details kung ano yung po mga witnesses and other developments na pan ma'am. Mabilisan lang po yung pan ma'am. Nagbigay ko ng guidance sa ating regional director at andito po rin si Yusek po, si Yusek
Gani Neres, Attorney Gani Neres, na tumingin, nag-supervise po sa meeting po ng SITG Percy Balmabasa, also known as Percy Lang. Apo. Meron po kayong special task force group, yung Percy Lapid. Ano po? Meron ding ni-refer din ni PBBM dahil nababahala nga daw po siya doon sa pag-ambush kay Percy Lapid. Merong Presidential Task Force for Media Security. Meron po bang koordinasyon na nangyayari ngayon between the two groups, sir? Yes, sir. Actually, nandito nga po si USEC Attorney Gani Neres, na siya po yung USEC for Police Matters. At yun po yung naging... siya po ang nag-oversee po sa meeting ngayon. Hmm. Okay. A little bit of ano po, backtracking, ano po, Colonel. Was there ever a report merong serious threat against the life of Percy Lapid prior to this incident? Yun pa po ang tinitignan, sir, kasama po sa backtracking, kung ano po yung naging sa komentaryo o sa mga programa po ng ating Percival po, ay yun po ang tinitignan anggulo, kung ano yung mga naging komentaryo at naging nasabi o doon sa kanyang broadcast program. At dito po, sir, ay lahat po ay tinitignan po nila na na issue, at kasama rin po ang kanyang cellular phone na ipapa-digital examination po para makita po kung ano yung mga conversation na nang pandemic. Okay, I'm sorry, I was referring po to any complaint or nagpa-blatter po ba si Percy Lapid in the past few weeks or months na merong threat sa kanyang buhay? Yes, sir. Wala pa pong information na lumabas dito sa SITG, sir, na regarding that information. And yun din po ang gustong alamin, at dahil po nagtalaga po tayo ng liaison family, liaison sa kanyang family, ay doon po ay malalaman, sir, ang kung ano man naging conversation niya sa asawa po niya. Okay. Si Mabasa. Sir, hindi po din discount na ang posibilidad na maaring ang trabaho po niya ay isa sa mga dahilan. Aside po dito, ano pa po yung mga anggulo na inyong tinitignan? Bali, yun po ang tinitignan. Highly probable po na doon po sa kanyang profession yung tinitignan. Yun po ang dahil yun naman po ang kanyang trabaho, at dahil nakita naman kung anong naging modus ng pagpatay ay parang walang plate number, at natignan yung kung saan lugar gagawin. So yun po ang parang yun na po ang tinitignan anggulo ng SIG. Nagmukha po bang planado o pinag-isipang doon, pinagplanuhan na doon ang magiging pag-ambush, pag-aabang kay Percy? Yes, ma'am, it's highly possible, kasi nakita nga po natin na walang plate number yung sasakyan, at nakita na at that time madilim po, at yung pag-execute ay yung pagbaril mismo, dalawang putok lang ay tapos umalis na po yung sasakyan. Yun po yung mga indicators na tinitignan natin, kasi masasabi natin na kung bakit nangyari ito ay ano yung naging modus. Yeah. Naka-full helmet po, I suppose, yung dalawang assailants? Yes, sir. Yun po. At tinitignan din po kung ano yung mga CCTVs na malapit doon sa pinangyarihan along the way. Ay yun po ang i-request na makuha po ng assailants. Okay. In the meantime po, for the next 24 hours or so, meron na po bang nakapagbigay ng sanaysay sa mga eyewitnesses kagabi? As of this date, sir, nung nagkaroon po ng SIPG meeting, ay wala pa pong sinabing information na nakapagbigay ng information. And as of, pag may makuha po, we will let you know, sir. Okay. Maraming salamat. Go ahead, Darica. Yes, partner. Colonel, tinitingnan po natin yung trabaho, no? Kaya yung cellphone ay kinuha.
Meron bang at least tulong na isinumbit yung na ibinigay ang pamilya, katulad na lang na maybe laptop na kanyang ginagamit, notes na meron siya para at least meron kayong mababacktrack, matitingnan ulit? As of nung kwan, ma'am, sinabi nga nung kinausap nga po ang asawa ni Sir Percy ay medyo nasa state of grief pa. So hindi pa ho nakuhanan. But yun po ang hihingin na mga pieces of evidence na para makakuha po ng additional information that may solve the crime. Mm-hmm. Okay. Colonel, baka gusto po ninyong makinig because ang susunod po naming makakapanayam ay ang mismong kapatid ni Kapper si Lapid, ano po, si Ginoong Roy Mabasa. Let's bring in si Mr. Roy Mabasa. Ginoong Mabasa, magandang hapon po at nakikiramay po ang teleradyo sa pagkawala ni Kapper si Lapid. Opo, Sir Roy, nakamute pa po kayo. If you can unmute po, please. Magandang hapon po sa lahat at sa inyo, Kapiter, at saka sa lahat ng mga kasama natin dyan sa istasyon. Opo, maraming salamat po. At alam niyo po, laman ng lahat ng diary at mga news sites ano po sa social media ang nakalunos-lunos na pagpaslang sa inyong kapatid na si Kapper si Lapid. So far po, nabasa namin yung statement na inyong inilabas kanina. Ano na po ba ang latest kung ang tatanungin po ang mga nalalaman ng pamilya ngayon ni Kapper si po? Alam niyo po, Kapiter, kami po ay bilang masunuring mamamayan, kami naman po ay naniniwala sa kakayahan ng ating pulisya, sa kakayahan ng ating pamahalaan na gumawa ng dapat gawin dito sa investigasyon na kanilang, sa paligay ko, nasimula na to kagabi pa, no? So the last time na narinig ko kanina from the NCRPO ay nag-order na yata yung kanilang hepe na pagkaroon ng development at least in the next 24 hours. I just have to confirm this because I'm talking to the station level police officers only. Yun lang po yung aking access so far sa ngayon. But naniniwala naman kami na ang police po ay gumagalaw at kumikilos, ginagamit ang kanilang resources at ang kanilang mga tauhan. Si Lieutenant Colonel po ay si Colonel Dexter Versola ay kasama natin ngayon. He was kind enough to stay on para po makausap ninyo ng diretso na rin to find out also kung ano na nga yung mga nangyayari na on the part of the NCRPO. So Colonel, maybe you can at least update si Karoy on what you expect will happen in the next 24 hours po. Yes sir, unang-una nakikiramay po ako sa family ni Sir Roy Mabasa and yun nga po sir, totoo po yun na nagkaroon nga po ng Special Intelligence Task Group, Investigation Task Group para po sa paglulutas ng kaso po ni Sir Percival Mabasa. At yun as of this date nga po sir, yung sinabi kong update kanina, ay magkakaroon na po sir ng request for ballistic cross-match doon sa dalawang slug ng baril na nakuha. And ang kwandun sir is nag-request na rin po ng enhancement doon po sa video na nakuha doon po sa front and rear na camera po ng sasakyan ni Sir Percival. And hihingi din po ng mga CCTVs na kung saan dumaan po yung mga suspected po na riding in tandem na nakita po doon sa video na doon sa sasakyan ni Sir Percy. Mabasa siya. Karay, kopya po ninyo? Gusto ko lang po malaman sa pulisya din sapagkat alam ko na hindi naman din biro yung kanilang ginagawang pag-iikot sa ngayon at pagkakalap ng mga ebidensya. Gusto ko lang pong malaman sa ngalan po ng pamilya ng aking kapatid na si Percy ay kung yun po bang mga hawak nilang video footage na galing doon sa dashcam
at pati po yung telepono ng aking kapatid ay naproseso na po. Yes sir, kasama po sa SITG yung forensic unit po natin sir at sila po yung nagpa-process doon at nag-request na rin po ng kasama rin po dito yung CIDG, Intelligence Group, HPG at ito nga po kanina po sir ay mismong kasama doon sa ating regional director si Police Brigadier General Junel C. Estomo ang nag-supervise po doon sa meeting na yon ng SITG. Kasalukuyan po, andito po ako sa Southern Police District na kung saan it's just a room away yun pong conference room na ginaganap po yung tagpi-tagpi ng mga impormasyon para masolusyonan agad yung insidente na nangyari kagabi sir. Maraming salamat po. Okay, Karoy, gusto ko lang pong i-follow up sa inyo. Kanina tinatanong ko din kay Colonel. Bilang kay kapatid, ano po? Meron po ba kayong nalaman o naulinigan na nagkaroon ng threats o sa life po ni Ka Percy nitong mga nakaraang linggo o buwan? Serious threat na hindi basta-basta pwedeng ipagwalang bahala. Kapitan, alam niyo po si kung kilala niyo po si Percy. Si Percy po ay hindi masyadong masalita na tao pagdating sa mga personal na bagay, lalo na kung threat siguro, ayaw niyang maalarma yung kanyang pamilya kung meron man siyang natatanggap. At bilang kapatid ni Percy, sa tagal ni Percy sa industriya ng pag-broadcast, marami-rami naman din siyang dinaanan na namaganyang threat before. In fact, sa libel cases, sobrang dami ring libel cases na isinampara rin ni Percy sa mga nakaraan. Natutuwa nga ako dahil dito mga nakaraang 4 o 5 buwan ay natapos na po lahat yung mga usapin sa libel cases. Tuwan-tuwa siya ron sapagkat isa-isang nawala lahat yung mga libel cases. Ibig sabihin, na-dismiss o natalo yung mga nag-apply ng nag-file ng libel cases laban sa kanya. Kung doon naman po sa threat, wala po siyang sinasabi sa amin. In fact, the last time na magkasama kami ay mga 2 linggo ang nakaraan. Wala naman siyang binabanggit sa akin, pero na-notice ko lang na medyo, alam mo, yung sa tagal kong hindi rin nakita yung aking kapatid, mukha siyang parang tumanda at na parang malungkot. Alam niyo yun? Siguro dahil na rin sa tagal kaming hindi nagpasyadong nakikita. Opo. Although pareho naman kami nasa Pilipinas. But siguro sa distance ng aming bahay at saka may kanya-kanya na rin kaming mga pamilya, kaya bihira na rin kami nagkakasama. Sir Roy, kumusta po ang pamilya ngayon? Considering na ilang oras na po ang lumipas at nakahinga-hinga na rin po kayo, ano na po ang kalagayan ninyo ngayon? Ako, ang aking preoccupation lang naman, kagaya siguro ng aking kapatid na si Percy, ay yung kanyang mga anak. Alam nyo, kung si Percy po ay isang mapagmahal na magulang sa kanyang 6 na anak. In fact, yung mga anak niya, kahit na may mga sapat na gulang na at may mga pamilya na, mas binugusto ni Percy na kasama niya yung mga anak niya sa bahay niya. Alam niyo yun, dibaling magsiksikan sila sa isang bahay, mas gusto niyang magkakasama silang kumakain. Yun ang karakter ni Percy, mas mapagmahal sa pamilya. Kaya alam ko kung ganong kalungkot ang dinaranas ng kanyang mga anak at saka ng kanyang may bahay. Sir Roy, matagal na po si Ka Percy sa kanyang trabaho at napaka-hard-hitting journalist niya. Talagang kung may kailangan i-call out niya talaga ng walang takot, walang pag-aalinlangan para sabihin na may maling nangyayari. Ito pong nangyari sa kanya kagabi lamang, was this unprecedented? Hindi po ba ito talaga na foresee ng pamilya? Alam niyo, ang irony nitong nangyari kagabi, 15 years ago, ako naman po ay naging pangulo rin ng isang samahan ng mga jurista dito sa Pilipinas. Iyan ang isa sa mga pangunahing advokasya ko na labanan yung pagpaslang sa mga journalist at saka yung mga pagpa-file ng mga libel cases against journalist. Isa sa mga malaking advokasya na ginawa ko yan nung ako po yung pangulo ng isang samahan dyan. Opo. Nakakapanlumo lang na hindi ko alam na
ang pamilya pala namin ay magiging biktima nitong mga advokasyang aking isinusulong noong mga panahon na yun. So, I just saw, parang ang nangyari, wala yatang nagbago sa ating society, kundi parang lumaganap pa yung pagpaslang gaya ng mga nakita natin sa mga nakaraang panahon. Opo. Kayo po ay naging pangulo ng National Press Club, ano po? Kaya oo, pareho ang dugong dumadaloy sa inyo ni Kapersi. Ngayon eh ang nakakalungkot dito, and I wish also to share this with Colonel Bersola, ano po? Eh ayon sa mga ulat nga po, 187 na ang napapatay na journalist mula noong 1986. 187. Eh siguro, isa sa mga pwedeng tingnan po ng ating PNP, ano po, eh, ilan na ba talaga sa 187 deaths, no? Sa mga journalists. Ang talagang nalutas at sinasabing hindi lang basta tapos na, kundi meron ng naakusahan, nakulong, nabigyan ng parusa. I wonder if the good colonel has any data on this. Yes, sir, Peter. As to your query, sir, kung yung sa data, I'm sorry, sir, hindi ko po hawak ang data on your query, sir. Okay. Thank you, Colonel. Si Karoy naman po, nung kayo po ay naging pangulo ng National Press Club, ano po ba ang experience ninyo noon? Was it were those better years in terms of mas kokonti po ang nabiktimang mga journalists? Hindi ko pwedeng sabihin na better years yung mga panahon noon, Kapiter, hanggat merong namamatay na isang mamamahayag, kahit isa, dalawa, hindi po better years yung mga ganung panahon. Ang aming ini-envision at the time ay magkaroon ng zero death, magkaroon ng total protection sa mga mamamahayag. Bakit po? Sapagkat kung ating bubusisiin po ang ating konstitusyon mismo ang naggagarantiya kung gaano kahalaga ang role na ginagampanan ng mga mamamahayag. In fact, sa ating konstitusyon, tinatawag nga tayong fourth estate, kaapat na estado. Kaya ganun kahalaga po ang role na ginagampanan ng mga mamamahayag. Kaya ang inaasahan natin ay magkaroon ng ample protection ang mga mamamahayag, lalo na yung talagang mga mamamahayag, working journalists kung tatawagin niya natin. Ito yung mga pinapadala natin sa mga coverages kung saan lugar sa atin. Yes, okay. Karoy, bilang panghuli na po sa akin, ano po ang mga arrangements kung meron na sa wake po ni Kapper si Lapid? Maraming salamat po sa pagtatanong niyan, Kapiter. At ngayon po ay nandito ako actually sa Manila Memorial Park. Sa Punerarya Pass po, inaantay na lang namin na maayusan ang remains ni Kapersi. At siguro po mamayang mga 2 hours or 3 hours from now ay baka ialaw na ang pagbisita ng mga kaibigan, kamag-anak, mga taga-subaybay ni Percy. Napakadami po niyan. Kaya gusto po namin silang bigyan ng pagkakataon lahat na makadalaw dito. Ang payo nga lang po namin, sana mas mabuti kung mas maaga silang pupunta. Baka kasi alam niyo naman sa tradisyon ng Pilipino, mas lumadagsa ang tao habang dumidilim ang gabi. Opo. Rica. Sir, we'll wait for the details po no week. If we'll also ask for updates na lang din po para pwede po namin ma-anunsyo sa mga gusto pong dumalaw. And last, sir, before we let you go, nung kayo po ay naging presidente ng NPC at lahat ng advocacy ang ipinaglalaban ninyo, now this has hit close to home. Sa nakita po natin mula ng inyong ipinaglalaban ng mga advokasya ninyo at lumipas na mga panahon, dekada na po, at parang wala pa rin pagpapalakas sa batas natin na nakita natin pinoprotektahan ng ating mga journalists. Ano po sa tingin ninyo, moving forward, nag-alab po ba ang damdamin ninyo na muling buhayin yung laban ng advokasya ninyo noon? Alam nyo, natutuwa ako, nalulungkot, balit natutuwa ako na parang ang nangyari na to ay isang blessing in disguise na rin, sapagkat para tayong nagtatanim ng panibagong buto ng pag-asa. Sapagkat nagulat ako, alam nyo, sa naging public response dito kay Percy Lapid. Hindi ko po inakalang galito kalaki
ang mga nagmamahal sa kanya. Nakikiramay po kami muli. And if you have some final words, Colonel, please. Naka-mute po kayo, Colonel. Kaya paki-unmute po. Yes, sir. Mula po sa hanay ng PNP ay nakikiramay ang PNP sa nangyari nito. But as our mandate, sir, it's part of our job to do the investigation para malutas po agad yung pangyayari at hindi na po ito maulit na mangyari sa lalong-lalo sa ating mga kapatid sa region. Maraming salamat, maraming po salamat si Police Lieutenant Colonel Dexter Bersoli, spokesperson po ng NCRPO. At muli, Ka Roy, ang aming taus-pusong pakikiramay sa inyo.